Amazing morning everyone. My name is Jay Martaraton and right now pag-uusapan naman natin why IAM Worldwide and why network marketing business. Okay. Dito magkaroon lang tayo ng konting realization sa buhay. Okay? Dito sa schools, years of in school. So sa preschool, umaabot tayo diyan ng 3 years. And ngayon, nagkaroon na ng K-12. So almost 12 years from elementary to high school. Okay, from primary, elementary, and high school. Kasama na po dyan yung K-12. Tapos in college, 4 to 7 years yung ginugol natin. Na ito yung ginugol natin sa pag-aaral, 19 to 22 years. Okay? Ngayon, sabi kasi ng mga magulang natin, anak, mag-aral kang mabuti. Okay? Kasi kapag kapag nagkaroon ka ng magandang knowledge, okay, nakapagtapos ka ng pag-aaral, anong laging sinasabi? Gaganda na yung buhay mo. Makakahanap ka ng magandang trabaho, gaganda na yung buhay mo. Okay? Ito yung kaya nga sabi ng mga magulang natin, anak, ang may papamamana ko lang sa'yo is yung katalinuhan. Okay? Yung knowledge. No, kaya tinataguy kita makapag-aral. And it's good naman pagdating sa school, no? Diyan na tayo natuto. Pero ang system ng school, nag-recreate talaga siya ng nag-recreate ng employee. Okay? So ito yung reality. Okay, after natin makapag-college, okay, after natin makapag-graduate ng college, ang dami natin dito mga pangarap. Minsan iniisip natin na pag nakapag-graduate ako at nakapagtapos ako, makukuha ko na lahat ng pangarap ko. Lahat ng gusto ko sa buhay. Okay? Yan yung nasa isip natin once na nasa level tayo sa college. Okay? And ang reality, after natin makapag-graduate, okay, ito yung isa sa mga problem. Ang daming applicants. Mayroon akong kaibigan na isang engineer and nakapagtapos siya ng pagiging engineer. After that, no? Doon sa work na doon sa course niya, ang dami pa lang nakapila na naggusto din mag-apply. Okay, isa pa akong friend na accountant yung tinapos pero hindi makapasok-pasok sa trabaho. It's because ang daming naggustong mag-apply doon sa gusto niyang job or yung sa pagiging accountant. Okay, kung just imagine kung ilan yung pumipila every day para mag-apply dun sa job na yon. Ang malupit pa diyan, ang kailangan pa nila is yung may experience. Okay? Kasi yung mga negosyante, syempre magbabayad lang din naman sila ng pera para magtrabaho para sa kanila, ang kukunin na nila yung may experience, yung may skills, yung magaling na dun sa bagay na yon. Kaya kung sa college matataas yung grado mo, okay, magaling ka doon, madali kang makuha sa job, sa trabaho. Pero kung ikaw yung naging bulakbol lang sa pag-aaral, hindi mo sineryoso after mo makapag-graduate, yung nakapag-graduate ka lang, ang hirap mong makahanap ng trabaho. Okay, yung isa kong friend, no, as an accountant, ang hirap niyang makapag-apply ng trabaho. Ang nangyari sa kanya, 3 years na standby siya, hindi siya nakapag-apply dun sa job na gusto niya. Ang nangyari, nag-apply na lang siya ng another work, nag-call center. Okay, just imagine ang layo ng tinapos niya pero hindi siya nakahanap ng work dun sa natapos niya, naghanap siya as a call center. Ito yung number 3, not getting the job they wanted. They apply for a job not related for their course. Kasi lahat tayo gusto natin kumita. Yung gastos tuloy-tuloy. Lalo na ngayon, nagtaasan yung mga bilihin lahat. No? Pati gas, lahat-lahat na nagtaasan. So, kailangan nating kumita, kailangan nating kumayod. Kaya even na hindi ka makapag-apply dun sa gusto mong work, ang gagawin mo, mag-apply ka na lang sa ibang work. Okay? Ito yung sad reality after natin makapag-graduate. Okay? Kaya sobrang dami talaga na hindi related yung tinapos nila doon sa work nila ngayon. Okay? What if naman,
Okay, nakapasok ka sa trabaho. Good news, no? Nakapasok ka sa trabaho, nakapag-start ka, makapagtrabaho at the age of 21 years old. Kung ito lang yung aasahan mo as an employee, yung tinatawag nating income as minimum wage. And after natin makapag-graduate, nakapag-work na tayo from 21 years old, and is nag-start tayo saving at least 10,000 per month. Kung ikaw ngayon, kumikita ka ngayon ng 20 to 30,000 per month, nakakapag-ipon ka, nakakapagtabi ka ng 10,000 per month. Okay? 10,000 per month times natin ng 12 months, that is 120,000. 22 years old ka na yan. Okay? Ngayon, i-times natin ng 10 years kang mag-work. Okay? Ang kikitain mo dyan is 1.2 million. 31 years old ka na po yan. And then magdagdag pa tayo ng another 10 years. Okay, another 120,000 times 10, that is another 1.2 million. 41 years old ka, 2.4 million ang kinita mo. Naitabi mo, naisave mo. Okay? Ngayon, magdagdag pa tayo ng another 10 years na kapag ipon ka, another 1.2 million. 51 years old ka niyan, meron kang 3.6 million. And from your 61 years old, 4.8 million yung naipon mo. Okay? And 40 years of working, yan po yung naisave mo, 10,000 per month. Ito yung masaklap dyan. What if hindi ka nakakapagtabi ng 10,000 per month kasi kulang yung kinikita? Okay? Yung minimum wage ngayon, sobrang dali na lang magastos, na bariyahan lang yung 500 mo, ubus na yan. Siguro umaga pa lang, no? What if ang dami nyo, no, kulang na kulang yung kinikita? That's why ang daming tao na naghahanap ng another source of income. Ang iba, no, na nag-work as an employee, naghahanap ng business. Okay, aware ka ba doon? Isa ka ba doon sa mga taong gusto din na mag-start ng negosyo kasi kulang yung kinikita kung ang aasahan mo lang yung sahod mo as an employee. Okay, so naiisip mo ngayon mag-negosyo. Okay? Ito yung ayaw natin mangyari, yung tinatawag nating rat race. Okay? Ito yung paulit-ulit nating yung mangyayari. From 22 years old, nagtatrabaho na tayo niyan, nakapag-graduate na tayo. Okay, ito yung ayaw nating mangyari. From nag 30 years old na tayo, nagtatrabaho na tayo niyan. Tama ba? After 40 years old, sawa na tayo dun sa trabaho. Pero tuloy-tuloy pa rin, no, mag-work. Kasi tuloy-tuloy yung gastusin. After 60 years old, nag-resign na tayo sa trabaho. From 70 years old, patay na tayo kakatrabaho. Yan ang ayaw nating mangyari, na we work for money for life, na gigising sa umaga, okay, papasok, uuwi, tutulog, papahinga, gigising sa umaga, papasok, uuwi, gigising. Ganun ang nangyayari, ang cycle, every day. Okay? Kunti na lang yung pahinga. Okay, why? Kasi andun tayo sa job. Gusto ngayon, ang gusto natin magkaroon tayo ng tinatawag na financial and time freedom. Okay? So, yung iba umaasa na lang sa SSS, GSIS and retirement. Okay? Kaya yung iba after ko na lang mag-retire tsaka ako magsimula ng negosyo. 'Di ba? Yan yung mostly na naririnig natin. Yung iba naman na kulang yung kinikita here in the Philippines, ang ginagawa, overage na, nag-a-abroad. Okay, pumupunta ng ibang bansa kasi hindi mahanap yung opportunity dito sa Pilipinas. Kaya, ito yung ayaw natin mangyari. Just imagine, ang after mo mag-work, meron kang retirement fund, no, magagamit mo ngayon, pero ilang taon ka na nun, no, 60 years old, doon mo palang i-enjoy ang buhay. Why? Doon, like example, imaginin mo na lang, gusto mong mag-beach. 60 years old ka, may pera ka na nun. Pero, hindi mo na ma-enjoy. Why? Kasi grabe ka mag-bikini, di ba? 60 years old. Yun ang ayaw natin mangyari. Gusto natin mas maaga, no? Gusto natin yung freedom, financial and time freedom. Yan. So, ito naman yung mga gustong mag-abroad, nag-abroad. Just imagine, no? Iiwan yung family. Okay, sabi nga nila, hindi naman kailangan yung pera, 'di ba?
wag natin isipin yung pera, di ba? Maraming mga ganon, yung iniisip na hindi mo naman madadala sa langit yung kayamanan, kaya huwag ka nang magharap na maging mayaman, di ba? So, most of the time, just imagine, isipin na lang natin na isasakripisyo mo yung buhay ng ano mo, yung isasakripisyo mo na iwan yung family mo para lang pumunta sa ibang bansa para kumita ng pera. So meaning, napakahalaga pala nung pera. Okay? Just imagine, ito yung mga na-experience ng mga kababayan nating OFW. Homesick. Diba? Na ang hirap makatulog, lagi mo silang naiisip, no? Yung puso mo, pag nagbe-birthday yung anak mo, wala ka doon. Diba? Kumbaga, gusto mo na makasama yung family mo sa mga magagandang occasion like birthday or yung alam mo yun, kumbaga, andun kasi bang bansa, nagkakaroon ka ng homesick. Isa sa mga kalaban yan ng mga kababayan nating OFW. Pangalawa, yung stress. Diba, yung amo mo, lagi kang napapagalitan. Wala kang freedom, no? Pati paghawak ng cellphone, bawal. Okay? Dapat nakatutok ka lang lagi dun sa work mo. Tapos yung mga problem pa na nasa dito sa nasa Pilipinas, eh problema mo pa, daladala mo pa yun. Eh wala ka ng kaagapay, lalo na andun ka sa ibang bansa, wala kang kaagapay. Lalo na yung mga nasa Middle East. Kumbaga sing kinikim-kim na lang. Kaya grabe, no? Yun yung stress na naidudulot. Okay? Kaya sabi natin, napakahalaga pala nung pera. Okay? Number 3, yung risk taker. Just imagine, no? Pumunta ng ibang bansa, hindi mo alam kung sino ang magiging amo mo, ano yung trato sa'yo ng amo mo, pero malakas pa rin ang loob mo. Ito yung mga tinatawag na risk taker. Whatever it takes, no? Papasukin, basta lang para sa family, no? Para sa mga anak. Yan. Number 4, many has no savings. Why? After nilang kumita sa ibang bansa, pinapadala nila sa family nila dito sa Pilipinas. Ngayon, minsan wala na silang naiipon kundi yung resibo at sama ng loob, edad. No, napakasakit. Why? Kasi kailangan yung pera sa family nila. Hanggang dumating sa point, yung 2 years na contract, naging 4 years, naging 5 years, naging 10 years. Sobrang tagal na. Why? Kasi kailangan pang kumita ng kumita, eh. Isasakripisyo lahat, no? Hindi makasama yung family. Okay, sa mga magagandang occasion, yung anak na iniwan nung bata pa, tapos ngayon ang laki na, nakapag-graduate na ng high school. Okay, yung time na nakasama yung family na yon, ang tagal. Then, yung goal nila, gusto nilang mag-for good, nag-iisip sila ng negosyo. Ganon din sa employee. Kulang yung kinikita, kaya naiisip mag-negosyo. Dito naman, after mag-OFW, nag-iisip din ng another source of income, mag-negosyo. So ngayon, pag-usapan naman natin, what if nag-negosyo ka? Okay? So ito yung mga i-consider natin kapag nagpatayo ka ng traditional business. Number 1, like example, magpapatayo ka ng restaurant, syempre maganda ng negosyo. Ang kailangan mo, number 1, big capital. Napakalaking puhunan. Sabihin na lang natin 100,000 to kalahating milyon. Sabihin na lang natin 500,000. Maganda ng business 'yon. Restaurant na 'yon. May sarili ka ng pwesto. Okay? 500,000 yung inilaan mo doon. Kuha ka ng mga upuan, table, 'di ba? Yung restaurant mo, maglagay ka pa ng magandang signage. Okay? Ganyang kalaking negosyo, kailangan mo ng empleyado. Okay, yung renta sa tubig, renta sa tubig kuryente, 'di ba? 'Yun yung mga ilalagay mo. At paano mo din i-advertise yung business mo na 'yan? Okay, kailangan malaking puhunan mo diyan. Number 2, napakahalaga na mayroon kang experience. Kasi kung wala kang alam sa negosyo, pwedeng bumagsak yung negosyo mo. Just imagine, naglagay ka ng 500,000 na puhunan, tapos wala kang alam sa negosyo, pwedeng malugi. Kaya yung iba, inaaral talaga nila, nagbabayad sila sa mga tutor or pumapasok sa school sa mga business entrepreneur management, di ba? So kailangan ng experience talaga diyan.
Okay? Kaya pwede naman magnegosyo ka, pero yung in the long run, ups and down yung negosyo, bago mo mabawi yung puhunan mo, 500,000, umaabot pa yan ng mga 2 to 3 years bago mo mabawi yung puhunan na yun. Doon pa lang kikita. 2 to 3 years kasi ups and down eh. And then, kaya maraming mga nagnegosyo na bumalik na lang sa trabaho as employee or nag-ibang bansa na lang kasi nalugi sa negosyo. Walang experience. Kasi ginugol niya yung life niya sa pagtatrabaho tapos magnegosyo. Siyempre, iba yung kailangan may knowledge ka. Number 3, time management. Kung ikaw ngayon employee, nagmay trabaho, may profession, or nasa ibang bansa ka, OFW, yung time management, napakalaga yan. So, kailangan mong i-manage na, kaya nga ang sinasabi ng iba sa mga employee, after ko na lang mag-retire, tsaka ako magsimulang negosyo. Kasi hindi nila i-manage ng both na may negosyo, mayroong pang trabaho. Kunti lang yung nakakagawa nun. Okay, kaya minsan, nagre-resign sa work, pinu-full time na, ginagawa talaga yung negosyo na to. Traditional. Yun ang thinking nila. Kaya kapag sinabi mo, kaya mo bang magnegosyo, wala pa akong oras dyan. Okay? Yun ang laging sinasabi. It's because akala nila yung ganito, ito yung way ng negosyo traditional. Yan ang na-insik sa atin, mga traditional business. Kaya yung oras, sinasabi nila, ay wala pa akong oras sa ganyan, mga negosyo. Okay? Kaya kasi alam nila na kailangan ng time management. Number 4, territorial boundaries. Okay? Like example, meron akong friend, nagpatayo ng butika. Okay? Yung butika niya, inilagay niya sa isang barangay. So meaning, sa another barangay, merong another butika. Or merong bilihan ng ganon. So, kung ano yung sinasakupan mo, limited lang kung saang area ka. Yan yung tinatawag na territorial boundaries. So, yung nasa ibang barangay, hindi na pupunta sa iyo pa, no? Para bumili ng gamot. Eh, meron na doon sa barangay na yun. Hindi mo pa alam nga kung tabi-tabi eh. Diba? Tabi-tabi. Yung kakompetensya mo, sobrang dami. Number 5, high risk. Yan. So, ang laki ng binitaw mong puhunan, kailangan mo pang mabawi yun, no? It's either mag-ups and down. Diba? Ang dami. Ganon. Number 6, big businesses versus small-time business. Like example, nagpatayo ka doon. Yung friend ko, nagkaroon siya ng butika and then, ang daming bumibili sa kanya. Nakita ng isang negosyante. Yung mayamang negosyante, nag-franchise siya ng Mercury Drugs sa tabi. Eh, ang sinasabi dun sa Mercury Drugs, lahat ng gamot ay bago. Most trusted brand. Okay? Kung ikaw ang papipiliin, saan ka bibili? Sa Mercury or sa butika? Kung ang masasabi mo, siyempre sa Mercury, kilala na yon. Okay? Trusted brand na yon. Ngayon, yung friend, syempre doon pupunta lahat ng mga bibili eh, sa Mercury Drug. Yung butika ng friend ko, hindi na gaano napapansin. Naging butiki na lang. Okay, joke lang. Naging ganun na lang, no? Hanggang dumating sa point nagsara. Okay, ganun, nagsara, nalugi. So kakainin ng mga big businesses ang small time business. Ayan. So sa number 7, OPEX or operating expenses. Like example, meron kang restaurant, habang palago ng palago yung negosyo mo, palabas ka ng palabas ng puhunan, ng capital. Okay, magtatayo ka ng another branch, maglalabas ka ulit ng another puhunan. Okay, or yung pesto mo, pagandahin mo ng pagandahin, maglalabas ka ulit ng puna. So yung operating expenses niya, palabas ng palabas, lagi ng pera. Ito pa, meron akong friend. Meron siyang store sa isang mall. Okay, dumating sa point, nagkaroon tayo ng pandemic. After nagkaroon ng pandemic, ngayon walang sarado lahat ng establishment. Just imagine. Dahil naka-contract siya doon sa mall na yon, okay, mayroon siyang contract. Meron pa ding binabayaran na upa, na renta doon sa mall na yon. Just imagine, sarado yung business niya, yung store niya, pero tuloy-tuloy siyang nagre-rent monthly doon sa kanyang store kahit sarado.
Kaya yung iba, ngayon binabawi pa lang nila yung puhunan nila. Okay? Yung iba talagang totally sarado. Yung iba talagang yung, alam mo, binagsak yung presyo ng mga ng mga ibinebenta niya. 50% discount to 70% discount para lang maubos, no? Para makabalik puhunan lang. Just imagine, ilang years, no? Umabot ng 2 to 3 years, balik puhunan pa lang yung ginagawa niya. Ganon. Ganon ka high risk yung negosyo as traditional. Kaya, kailangan kung magaling ka, malaki yung puhunan mo, no? Magaling ka talaga pagdating sa business, ang daming nagsasucess dyan. Pero, dun sa ano, kapag hindi mo naaral yun, pwede kang mag-ups and down. Okay? Ito yung i-consider natin pag nag-traditional business tayo. Okay? Number 8, yung calamity pandemic. Ganon. Okay? Napakataas yung risk. Okay? Kaya ito yung kukonsider mo kung ikaw gusto mo mag-traditional business. Meron kang malaking puhunan, meron kang experience, mamanage mo yung time mo, no? Mas lalo mong pag-iigihan yung ganitong business. So, ang dami mong kailangan i-google dyan. Okay? Yeah. So, ngayon, naiisip mo siguro na baka may another pang business, ang hirap pala sa traditional. Okay? Pwede naman tong tinatawag na franchising. Sa franchising, like Jollibee, McDo, Starbucks, or 7-Eleven, pero kailangan ng malaking puhunan. You need big capital, 30 million to 50 million. Ito okay na to. Why? Kumikita yan ng 100,000 pataas monthly. Okay? Pero kung may ganyan kang puhunan na 30 million to 50 million para makapagsimula ng franchising ng mga ganyan. Okay? Kaya kung wala kang ganyan, as of now, siguro meron akong i-recommend. Ito yon. Network Marketing Business and IAM Worldwide. Okay, anong meron sa business na to? Itong network marketing na to. Itong IAM Worldwide. Ito po. Why IAM Worldwide? Number one, low capital and no OPEX or operating expenses. Okay? Wala pong sobrang liit ng puhunan. Just imagine, no, yung student package namin dito sa IAM Worldwide, napakaliit lang yun. Pero kayang kumita ng malaki. Isang beses ka lang maglabas ng puhunan, lifetime ka ng kumita. Okay? Lifetime mo ng pagkakakitaan. Napakaliit ng puhunan. Number two, God-centered company. Okay? Yung mga may-ari nito, talagang ginagawa nila yung business as a good business. Okay? As a good business. Kasi dito, kapartner namin sila Idol Rod Pitulpo, senator na ngayon. Okay? Si Senator Manny Pacquiao. Okay? Sila Piulo Pascual, John Lloyd Cruz. Ang dami pang mga celebrity, lalo international, si Jun Yo Won, isa sa mga nagkaroon ng movie na Squid Game, isa din sa na mga brand ambassador ng company. Ganun kaganda yung negosyo. Most, meron siyang credibility na sobrang taas. Mga big time endorser at ambassador. Okay? Number three, worldwide market. Just imagine, no? Pwede mong gawin yung ganitong business through online. Okay? Through online siya. Nasa bahay ka ngayon, at your comfort of your home, no? Ang sarap ng higa mo. Pero, kaya mong gawin yung negosyo. Okay, meron ka lang, mag-open ka lang ng iyong Facebook account or any social media, worldwide na yung market mo. Pwede mong makapture USA, okay, Canada, Kuwait, or Middle East. Why? Kasi meron kaming mga business partner worldwide. Okay? Number four, having a mentor. Kanina, kapag magpapatayo ka ng negosyo, kailangan mong magbayad na para maaral mo yung negosyo. Mag-apply ka sa school or magkaroon ka ng coach or anything, pero binabayaran mo yon. Pero dito, meron kang mentor na mag-guide sa'yo na libre lang. Wala kang bayad. Free lang yon. Okay? Tinuturuan ka paano mo gawin yung negosyo step by step. Mahihain ka, hindi ka marunong mag... Kung sa negosyo, tuturuan ka. Number five, pure online system. Yun na yung nabanggit ko kanina. Na kahit nasaan ka, nasa bakasyon ka. Ang good news nito, sobrang busy mo sa work, OFW ka right now, pwede mong gawin ang negosyo. Nag-aaral ka right now, pwede mong gawin ang negosyo. Meron kang trabaho at sobrang busy ka ngayon as an employee, pwede mong gawin. Ganon siya kaganda. Number six, teamwork or leverage.
Dito, dumarating sa point na meron tayong tinatawag na passive income, na darating sa point na nakabuild ka ng left and right ng team mo, na leverage ka yung time and effort mo na pasa mo through others, na dumarating sa point na wala ka nang gaanong ginagawa, pero ang laki ng kinikita mo dahil meron kang grupo. Okay, meron na leverage ka, na parami mo yung sarili mo through others. Okay? Na hindi mo na kailangan pang bayaran yung mga yun. Hindi mo sila empleyado, business partner mo sila, pero kapag win-workout nila ang negosyo, pwede kang kumita. Yun ang tinatawag na teamwork. Okay? Number 7, brand ambassador. Yung nabanggit ko kanina ng mga big-time ambassador, dito, sa iba na mga negosyo, million ang binabayaran nila para lang makuha nila sila Senator Idol Rapi Tulpo. Million ang binabayaran nila. Dito, company na ang bahala. Sila na ang nagbayad. Libre na lang kapag part ka ni IAM Worldwide na pwedeng makapagpabili sa negosyo mo. Number 8, 13 ways of earnings. Sa employee or sa pagiging OFW, okay, number 1, earning lang. Yung mag-work lang na mag-work. Pero dito, 13 ways kang pwedeng na merong ways ng earnings. 13 ways. Yan. Number 9, pandemic proof. Okay, maraming nag-stay at home, pero dito kumikita. At their comfort of their home, kaya nilang kumita ng malaki. Kaya siya tinawag na pandemic proof. Okay, nasa loob lang ng bahay, kumikita. Okay? Yun ang pwede din namin ituro sa'yo. Number 10, one account policy. Ito yung sinasabi namin, isang beses ka lang maglabas ng puhunan. Sa ibang network marketing business, kailangan mo pa ng 15 accounts, ng mas madaming accounts para mas malaki kitain mo. Dito, one account lang. Pero kayang kumita ng mas higit pa sa kinikita ng 15 accounts in other company. Why? Kasi meron kaming mga top mentors dito sa IAM Worldwide na 1.5 to 2 million ang kinikita per month. Okay? And in 4 years, may kumita ng 53 million ang kinita. Just imagine magkano lang ang pinuhunan sa IAM Worldwide. Number 11, fast ROI. Ang bilis mong mabawi yung pinuhunan mo at tuloy-tuloy kang kikita. Ito yung fast ROI na tinatawag namin or return of investment. Hindi siya investment. Kinapital mo pero mabilis mong mabawi yung pinuhunan mo. Ito yung tinatawag namin give me 5 commission. In IAM Worldwide, meron kaming tinatawag na kapag nakapag-refer ka lang ng 5, nakapagbenta ka ng package na 5, meron kang kita na 24,500 once na silver yung account mo. At nakapag-refer ka ng 5 silver package din. Just imagine, sino yung mga taong kakilala mo na naghahanap ng opportunity? Pwede nating share. Kami ang nag-share ng opportunity, kami ang nag-present. 90% yung aming effort, 10% lang ang effort mo. Kahit busy ka sa work, kami ang nag-i-explain sa negosyo. Ito yung pwede mong kitain. 24,500. 5 silver lang yan. What, bawing-bawi mo na yung 16,800 mo kasi yung silver, that is 16,800. Okay? Parang libre na lang yung produkto. Pwede mong pamigay, pwede mong gamitin, pang personal use. Pero dito, 5 lang, bawi mo na yung puhunan mo. What if nakapag-refer ka another 5? 10 na yung na-refer mo. Another 24,500. So, nasa 49,000 ang kita mo agad. Bawing-bawi mo na yung puhunan mo. 5 lang yung kailangan mo. Okay? Unlimited yan. Hanggang dumating sa point na mayroong kang grupo left and right na kahit wala ka ng ginagawa, kumikita ka pa rin. Yun yung tinatawag naming sales match. Okay? Ito yung no time frame and unlimited. Grabe. Okay? Ito naman, exclusive ito sa mga naka-gold, platinum, at jade. Yan. Uy, ba't ito? Yeah. Dito, kapag nakapag-refer ka apat lang, hindi na 5. Apat lang. Once na yung account mo, gold, meron kang kita na 60,000. Magkano lang yung puhunan ng gold package? Apat lang yung ibebenta mo. Dito, bakit mas mataas or mas malaki yung commission, package commission niya? Diba? 3,500 kanina sa silver, 1,500. Dito, mas malaki kasi yung package na nabenta mo. Mas maraming laman, okay, kaya mas malaki ang ibibigay ni company na commission mo. So dito, hindi tayo kumikita sa recruit-recruit or invite-invite. Kumikita tayo dito by the product movement. Okay? The more na nagbebenta ka ng mas malaking package, the more na mas malaki yung commission mo.
Okay, we are a product movement company. Okay? So gold yung kinuha, mas malaki yung product ni gold, mas malaki yung ibibigay na commission. Pero dito, apat lang ang kailangan mo, bawi mo na. 60,000 ang total na kinita mo. Sa iba, ang tagal-tagal mabawi yung puhunan. Pero dito, apat lang. Ang good news yan, another nakapag-apat ka ulit, another 60,000. 120,000 na ang kinita mo. Ang nangyari ngayon, tubo mo na. Tubo na. Tubo ka na ng tubo ng tubo ng tubo. Okay, income mo na ng income ng income. Hanggang dumating sa point yung iba, nakukuha na yung mga pangarap, no? Dito meron nang ka-sports car, merong mga naka-luxury car, okay? Mga iba't iba na yung mga napundar sa na mga bahay, no? Iba't iba na, grabe. Okay? Kaya dito, what if naman yung pinakamataas or special package? So mas malaki yung package na nabenta mo, mas malaki yung total na commission na ibibigay ni company. So dito, kumita ka total ng apat lang na Jade package at yung account mo Jade package, apat lang, 300,000 total na kinita mo. Magkano yung puhunan ng Jade? Okay, nasa 198K. Pero apat lang yung nabenta mong Jade package, that is 300,000 total commission mo. Just for you ang tawag yan. Okay? Meron kang just for you na 200,000. Tapos yung package commission at saka sales match commission. 300,000. Apat lang, bawi mo na yung puhunan mo. What if nakapag-refer ka another apat, that is another 300,000, 600,000 na kinita mo. What if na-refer mo siya within 1 week lang? So 300,000, kaya mong kitain in just 1 week. Ganon kaganda yung just for you ni IAM Worldwide. Ito yung paulit-ulit na ibabalik ni company yung pinuhunan mo. Okay, apat lang, just for you. Kung nakikita nyo lagi yung posting ko sa aking Facebook account everyday na mga nakakahit ng just for you at give me five, ito yon. Ito yung sistema niya. Hanggang dumarating sa point left and right dahil one account policy, dumami yung grupo mo. Grabe yung sales match. Okay, sales match commission. Na darating sa point, meron kang tinatawag na passive income na kahit wala, kahit nasa bakasyon ka, hindi mo nagawa ang negosyo, pero meron kang mga distributor under your organization, kumikita ka pa din. Okay, nasa bakasyon ka, nasa kapasyal ka, pagbalik mo, meron ka pa ding income. Ganong kaganda itong negosyong to. At kayang-kaya mong isabay sa kung anong ginagawa mo right now. Na kung ang goal mo, makapag for good, pwede ito sa'yo. Kung ang goal mo, no, kulang yung kinikita mo sa work mo ngayon at gusto mong idagdag, ilaan mo dito sa negosyong to. Kasi pwede mo siyang isabay kahit employee ka. Why? Ang dami naming mga partner dito na kumikita, nag-work pa right now. Hanggang dumarating sa point nakakapag-resign na sila, meron na silang sariling oras para sa sarili nila, sa family nila, okay? Sa mga mahal nila sa buhay, meron na silang free time. Tapos malaki pa yung kinikita, financial freedom. So time and financial freedom, pwede nating ma-achieve through this kind of business. Okay? At kahit anong background mo, kayang-kaya mong gawin tong negosyong to. Why? Kasi itinuturo ng mga top mentors, no, tinuturo din namin kung paano mo gawin yung business for free. Okay? Yun po yung sistema ni IAM Worldwide. Bakit IAM Worldwide? Bakit network marketing business? Ito yung opportunity na pwede kasi na kaya mong gawin. Okay? Maliit yung puhunan. Yung kanina, maliit yung puhunan. Okay? Kayang-kaya mong gawin. Itinuturo na dito yung mga guide paano mo gawin na libre lang. At world-class trainings. Okay? So, ayun lang po. No? Thank you so much sa pakikinig and I hope merong akong na-impart pagdating sa'yo. At kung interested ka, i-message mo lang yung taong nag-send sa'yo itong video na to. And see you sa IAM Worldwide Company. And hope, no, and I pray we will become successful in life. No? Na yung mga gusto natin, na mga pangarap natin sa buhay, ma-achieve din natin. Okay? And this kind of opportunity, kung ikaw yung nawalan na ng hope, na ganito na lang ang buhay ko, magiging mahirap na lang ako, walang mayaman na family, okay? Ang hirap ng work, ang daming iniisip natin ng mga negativity from our own, pero nung nakita mo ito, pwede pala. Okay? Pwede pala na mayroong pang-chance. Kaya ang tawag po sa atin dito sa IAM Worldwide, we are agent of hope. Okay? We are agent of hope. Na malay mo yung nakapanood nito or ikaw nakapanood na to, pwedeng mabago yung buhay mo through this kind of opportunity.
Yan. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. And thank you so much po. Bye-bye.